The most painful goodbyes are the ones that are never said and never explained. Napilitang tanggapin ni Hadriana May Montesilio ang alok ng best friend niya na palitan ito bilang secretary kahit alam niya kung gaano kasungit at kasama ang boss nito. She doesn't have a choice. Kailangan niya ng trabaho para makapagtapos ang mga kapatid. How long could she stay as a secretary? Kung tila galit ito sa mundo at pinaglihi sa sama ng loob. Halos araw-araw parang siyang nasa impyerno. He's like a dragon that is ready to attack her with his fire. But why is it every day he also making her remember a memory from the past? Would she be able to fill in the missing piece in his boss's heart? Or she will experience heartache for the second time? Tunog ng kanyang phone ang nagpabalik kay Hadriana sa kasalukuyan. Kanina pa siya wala sa sarili. Kanina pa siya naghahanap ng trabaho, pero wala siyang makita. Meron pala, kaso hindi niya type. Choosy pa siya eh. Kailangan na niya ng work. Ah, kainis! Sigaw niya habang sinasabunutan ng buhok. Sumasabay pa itong tumatawag na ito. Makakatikim talaga to sa akin kung sino man ito. Nagdadabog na kinuha niya ang phone at pasigaw na sinagot nang hindi man lang tiningnan ng caller. Hello! Asik niyang sagot. Beshi! Tili nang nasa kabilang linya. Ni hindi man lang naramdaman na galit siya kung sa bagay, ano ba aasahan niya sa best friend niya? Yes, Clara Aguas is her best friend since high school. Hindi niya nga alam paano sila naging mag-BFF, samantalang magkaiba sila ng ugali. Basta, nagising na lang siya. One day, beshi na tawag nito sa kanya. Makatili, wagas! Reklamo niya dito. Beshi! It's positive! I am 5 weeks pregnant! Masayang balita nito sa kanya. What the... Bigla siyang napatayo at napahawak sa sentido habang naipikit ang mga mata. Makamura lang, wagas? Imbis i-congratulate mo ako, mura talaga kapag narinig ka ng baby ko. Nagtatampong wika nito. Alam niyang nakanguso na ito kahit hindi niya nakikita. Napapailing na lang siya bago sumagot. Well, congratulations, Beshi. I am so happy for you. Pero I swear, I am really shocked as in capital OMG! Pinatinis niya pa ang boses pagkabigkas sa huling kataga. Bumalik siya sa pagkakaupo habang naiiling. Ang kanyang Beshi na Maria Clara ay buntis. Akala pa man din niya, hindi ito mag-aasawa. Naunahan pa siya. Narinig niya pa itong humagik-hik sa kabilang linya. Kung kaharap niya lang ito, siguro natamaan na ito sa kanya. Ang OA Beshi ah! By the way, hindi lang yun ang itinawag ko sa'yo dahil juntis na ako. Kailangan ko na ng kapalit. Ayaw kasi ni Boyfi na mag-work pa ako at ikaw ang gusto kong pumalit sa akin. Please! Mahabang lintayan ito. What? No way! Over my dead and sexy body! Nanlalaki ang mga mata niyang sagot dito. Beshi naman eh! Hindi ka ba nanghihinayang? Ang laki ng sahod dito! Makakapag-ipon ka! At sure ball na si Miko sa pagdudoktor! Kesa dyan sa pipitsugin mong work, dito hindi mo na kailangan mag-sideline. Solve ka na! Ikaw talaga gusto kong pumalit sa akin because I know you can handle my boss more than I can. Buti na lang na iligtas ako ni Boyfi. Akala ko dito na ako mamatay. Mahabang paliwanag nito. Ay, napabuntong hininga si Hadriana. Ito na oh, trabaho na lumalapit sa kanya. At di nga biro ang sahod, triple sa dati niyang sahod. Pero mukhang triple din ang stress kaya siguro malaki ang sahod. Alam niya kasi mga pinagdaanan ng beshi niya sa napakasama nitong boss. Buti nga nakatagal pa ito. Yun pala, may kalandian. Beshi, are you still there? Hello?
Hello, Beshi! Wika nito na nagpabalik sa kanyang sarili. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Nandiyan na sigurado ang kanyang mga kapatid. Beshi, I will just call you later, okay? You need to rest. Bye! Hindi na niya hinintay sumagot ito at pinatay na niya ang tawag. Inilapag niya ang kanyang phone sa lamesa at sumandal sa sofa. Sabay pasok ng dalawang niyang napakagwapong kapatid. Hinagis lang na mga ito ang bag sa single couch at humalik sa kanyang pisngi, sabay upo sa magkabilang gilid niya. Ate, ayos ka lang ba? Kailangan ka na ba namin dalhin sa mental hospital? Wika ni Mickey habang seryosong nakatingin sa kanya. Ate, ayos ka lang ba? Kailangan ka na ba namin dalhin sa mental hospital? Wika ni Mickey habang seryosong nakatingin sa kanya. Oo nga ate! Wait, let me contact one of my friend. Ouch! Aray! Hinampas niya si Miko sa braso na ikinaputol ng sasabihin nito. Hinaplos pa nito ang brasong nasaktan. Ang OA, parang ang lakas ha! Bigla siyang tumayo at namayuwang sa harap ng mga kapatid. At bakit? Mukha na ba akong baliw? Sa ganda kong ito? Sabay irap sa dalawa. Medyo. Look at yourself kaya no. Akala ko tuloy maling bahay na pasukan namin. Nang-aasar na wika ni Mickey. Bahagya siyang napatingin sa itsura niya gamit ang TV na nakapatay. Magulo ang buhok niya as in parang bruha. Tulad ng mga mangkukulam na ipinapakita sa TV. Gusot ang damit niya at may mga mantsa ng tinta ng ballpen. Naalala niya na pagdiskitahan niya kasi ang ballpen kanina. Tiningnan niya ang mga kapatid habang nakataas ang isang kilay niya. Tumayo si Mickey at lumapit sa kanya sabay akbay. Don't worry ate, ikaw na siguro ang magiging pinakamagandang baliw sa mental hospital. Pang-aasar pa nito sa kanya. Tinaas niya pa lalo ang kilay niya. Nakita niya si Miko na palapit din sa kanya pero huminto isang hakbang ang layo mula sa kanya. Sila ang kambal niyang kapatid na pinapaaral niya. Siya na ang nagtataguyod sa kanila simula nung namatay ang kanilang mga magulang dahil sa aksidente 5 years ago, 3 months after niya makagraduate ng college. Lalo ka hindi makakapag-asawa niyan! Rinig niyang wika ni Miko. Dahil sa sinabi nito, bumalik siya sa kasalukuyan at masama niyang tiningnan ang kapatid. Ang bilis nitong kumaripas ng takbo. Alam kasi ng kambal na ayaw niyang pinag-uusapan ang bagay na yon. She's just 27, bata pa naman. At nangako nga din siya sa kanyang mga magulang na makakapagtapos ang dalawang kapatid sa kursong gusto ng mga ito. Kaya yun ang priority niya. Narinig niyang tumawa si Mickey sa tabi niya kaya mabilis niya itong piningot sa tenga. Ouch! Aray! Aray ate! Ate naman eh! Nakasimangot na reklamo nito habang hinihimas ang nasaktan na tenga. Iniwan niya ito at sinimulang habulin si Miko. Hindi pwedeng hindi siya makagante. Hantik lang ang walang gante. Halika dito, Miko! Hindi pwedeng si Mickey lang ang may parusa! Sigaw niya dito habang hinahabol ito. Paikot-ikot lang sila sa sofa. Tama na! At nagjo-joke lang naman ako eh! Wika nito habang tinataas ang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Walang joke-joke sa akin ah! Mickey, hawakan mo yan kung ayaw mong maglakad papasok sa school. Banta niya rito. Mabilis naman hinawakan ni Mickey si Miko. Takot siyang maglakad. Nang makalapit siya kay Miko ay kaagad niya itong kiniliti sa tagiliran. Tama na ate! Ate, tama na! Paputo-putol nitong wika. Malakas talagang kiliti nito sa tagiliran. Ang galing palang sumayaw ng baby Miko ko eh! Pang-aasar niya dito habang patuloy na kinikiliti ito hanggang sa napahiga na ito sa may carpet. Napapailing naman si Mickey habang nakitingin sa kanila. Tinigilan niya na ito at tumabi sa pagkakahiga kay Miko. Naramdaman niya naman sa kabilang gilid.
Naramdaman niya naman sa kabilang gilid niya si Mickey na humiga din at sabay siyang niyakap ng kambal. Nagmukha tuloy silang sandwich at siya ang palaman. Ate, pwede naman muna akong mag-stop at si Miko na muna ang patapusin natin. Maghahanap na lang muna ako ng work, total. Halos patapos na rin ako, isang sem na lang, diba? Basag ni Mickey sa katahimikan na mayani. Natigilan si Hadriana sa narinig niya at napatingin sa kapatid. Seryoso ang mukha nito at kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Alam niyang gusto siyang tulungan. Noon pa man ay ayaw na nito muna mag-aral dahil mahihirapan daw siya. Ngayon pa ba sila susuko kung kailan abot kamay na? Bigla, may desisyon na buo sa isip niya. Hinalikan niya sa noo ang kambal. Ang drama niyo naman. Hinalikan niya sa noo ang kambal. Ang drama niyo naman. Wala ba kayong tiwala kay ate? Walang hihinto hanggang hindi nagiging puti ang uwak. Nakangiti niyang wikas sa kambal. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ng kambal sa kanya. Such a good feeling to be with her brother's arms. Wave, wave, all the way! Sabay-sabay nilang wika habang inakto ang kanang kamay ng pa-wave ng tatlong beses at straight pabalik. This is their way to show that they can fight anything as long as they are together. Be like a wave. Maaga gumising si Hadriana para makapaghanda dahil magkikita sila ngayon ni Clara. Yes, tinawagan niya ito kagabi para sabihin na tinatanggap na niya ang alok nitong palitan siya bilang secretary ng napakasama nitong boss. Tuwang-tuwa naman ang malaret kesyo hindi na daw makakapaghintay na ma-meet niya ang boss nito. As if naman interesado siya sa boss nito. Kung may choice lang siya, hinding-hindi niya tatanggapin. Narinig niya ang pagkatok at tawag ni Miko mula sa labas ng kwarto niya. Ate, gising ka na ba? Muli niyang sinulyapan ang sarili sa salamin. Nagsuot siya ng black slim trouser at black na blouse na pinatungan niya ng black din na blazer para maitago ang kanyang kaseksihan. Baka mamaya, manyakis pala yung magiging boss niya. Napangiwi siya sa kanyang naiisip. Siguro, natroma lang siya sa nangyari sa kanya sa dati niyang work. Inipit niya lang din ang buhok ng isahan. Naglagay lang siya ng lipstick at powder. No need to put a lot. Trabaho pupuntahan niya eh. Nang makontento ay kinuha niya ang kanyang sling bag. Pagkabukas niya ng pinto ay nabungaran niya pa si Miko na inaayos ang suot na polo. Napatingin nito sa kanya at kita niya ang pagkunot ng noon nito. Akala ko ba wala ka ng work? Tanong nito sa kanya bago siya pinasadahan ng tingin mula sa ulo hanggang paa. At hindi naman ganyan uniform mo ah. Nagtataka pa ding tanong nito. Halika na at baka naiinip na si Mickey. Doon ko na ipapaliwanag. Sagot niya dito. Nauna na siyang maglakad dahil tila inaabsorb pa nito ang kanyang sinabi. Pagpasok niya pa lang sa kusina ay amoy na niya ang mabangong sinangag na sigurado siyang luto ni Mickey. Dinaig pa nga siya. Masarap kasi ito magluto kaya nagtataka siya kung bakit hindi chef ang kinuha nito. Good morning, Chef Mickey! Amoy pa lang, busog na ako. Masayang bati niya dito. So, hindi ka nakakain kasi amoy pa lang, busog ka na. Ay, buti naman! At nang babawasan ang mga bilbil mong tinatago. Wika nito habang sinasalin ang sinangag sa plato. Sigurado, kapag humarap ito, katulad lang din ni Miko ang reaksyon. Teka lang, aso na pala yun. Hindi na yata naka-move on. Miko! Kakain na! Tawag niya dito bago siya naupo. Pinagkiskis niya ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa mga nakahain. Normal breakfast lang naman ito, pero para sa kanya, ito na ang pinakamasarap dahil luto ito ng kanyang mahal na kapatid.
Nag-aangat siya ng tingin nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya. At hindi nga siya nagkakamali. Si Miki na nakakunot na noo habang nakatingin sa kanya. Magkakambal nga, hay nako. Akin na yan sinangag at gutom na ako. Saka magsipo na nga kayo, anong oras na malilate na tayong lahat? Sermonya rito. Narinig niya na ang mga yabag ni Miko palapit sa kusina. Lumapit ito kay Miki at kinuha ang platong may sinangag at inilapag sa harap niya. Gulat ka, no? Wika nito, sabay tapik sa balikat ni Miki. Umupo na rin ito sa upuan sa harapan niya. Nakita niya pang naiiling si Miki bago naupo sa tabi ni Miko. Taimtim silang nanalangin sa pangunguna ni Miko. Hindi sila nakakalimot magpasalamat sa Diyos sa araw-araw na biyaya. As always, pinaglagyan siya ni Miko ng pagkain sa plato. That's why she really loves them, dahil ramdam niya ang pagiging princess niya. Napasimangot siya nang makitang konti lang ang nilagay nitong sinangag. Masama niya itong tiningnan. Bakit ang konti naman ito, Miko? Reklamo niya dito. Dapat mag-diet ka na para mabawasan yung mga bilbil mo tulad ng sabi ni Miki. Pang-aasar nito. Hindi niya na lang ito pinansin at nagsimula na din siyang kumain. Kukuha na lang ako ulit. Turan niya sa isip. Where are you going, ate? Where are you going, ate? Basag ni Miki sa katahimikan. Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang seryosong nakatingin ang kambal sa kanya. May interview ako ngayon. Simpleng sagot niya. Wow! Talaga, ate? Ang galing naman! Parang kahapon lang para ka nang nababaliw. Wika ni Miko. Sinamaan niya ito ng tingin. Yan ang mahirap eh. Wala kasi kayong tiwala sa atin niyo. Sagot niya rito bago nagsandok ng sinangag. Gutom siya at baka mapasabak kaya kailangan niya ng bala. Si Miki lang naman ang walang tiwala eh. Kung makapagdrama nga kagabi, akala mo naman katapusan na ng mundo. Sabi ni Miko bago isinubo ang isang buong bacon. Hinampas ni Miki si Miko sa balikat, dahilan para mabulunan ito sa isinubong bacon. Mabilis niya itong binigyan ng tubig na ininom naman agad. Miki, gusto mo ba ako mamatay? Grabe, wala namang kalutay-lutay ang pagkamatay ko dahil lang sa bacon. Reklamo nito. Imbes na mag-alala siya, ay napatawa na lang siya sa sinabi nito. Puro kalokohan. Miki, don't do that again. Baka mamaya matuluyan yan. Hindi pa naman niya nakakabayad sa akin. Biro niya dito. Huwag ka mag-alala, ate. Masamang damo yan. Magpapahatid ka ba? Tanong nito. Hindi. Gagamitin ko si Sky. Nimiss ko na din sakyan lalo na nakapantalo naman ako. Sagot niya dito. Nang matapos sila kumain ay pinauna na siya ng mga kambal. Pagkalabas niya sa garahe nila ay diretso siya sa kanyang pinakamamahal na si Sky. Inalis niya ang takip nito at niyakap. Kung may makakakita talaga sa kanya, iisipin nilang nababaliw na siya. Pati ba namang motor kinakausap? How are you, baby Sky? Did you miss mommy? Me? I miss you so much. Wika niya pa dito habang hinihimas. Si Sky, ang kanyang pinakamamahal na motor. Marami na silang pinagsamahan nito. Kaya alagang-alaga niya ito. Service niya ito sa pagpasok nun. Kahit ang kambal ay may kanya-kanyang motor. Pinag-ipunan niya talaga iyon para hindi na sila mahirapan sa pagpasok. Isa ito sa mga pinagkakasunduan nila. They love motorbikes. Ewan niya ba? Pakiramdam niya kasi ang laya niya kapag dito siya nakasakay kesa sa kotse. Mabilis siyang sumampa at isinuot ang kanyang helmet. Baka masermonan pa siya ni Clara kapag na-late pa. Napaka-moody pa naman din nun. Siguro dala nga ng pagbubuntis. Pinaandar niya ito at pinasibat. Buti nakabukas na ang gate. Saktong 7 a.m. nakarating na siya.
Pinark niya muna ang kanyang motor, kahilera ng iba. Buti wala pa masyadong mga nakapark. Kung sa bagay, masyado pang maaga. 8 a.m. pa naman ang pasok. Samal lang si Juntis. Inilak niya ito kasama ng kanyang helmet. Ayaw niyang dalhin sa loob ito. Mukhang safe naman ito dahil may security. Subukan lang nilang galawin at patay sila sa kanya. Narinig niyang tumunog ang kanyang phone. Kinuha niya ito sa bag at tiningnan kung sino ang tumatawag. Di nga siya nagkakamali. Hello, Beshi. Nandito na ako sa parking. Mabilis niyang sagot dito bago pa magkakatak. Buti naman, Beshi. Puntahan mo na ako dito. Sa may entrance, hintayin kita. Okay? Bye! Napatingin na lang siya sa phone niya. Grabe talaga, Juntis na yun. Pinatayan siya. Nag-umpisa na siyang maglakad papunta sa entrance. Bago pa man siya makalapit ay huminto muna siya ng bahagya at tumingala. Grabe, ang taas ng building. Mga nasa 13 na floor yata ito. Welcome to Fontiverde Construction Manufacturers or simply FCM. Ang isa sa mga nangungunang supplier sa bansa at kahit sa ibang bansa. Kaya siguro laging mainit ulo ni CEO dahil sa dami ng trabaho niya. Beshi, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na! Napabalik siya sa kasalukuyan nang marinig ang boses ni Clara. Nakatayo ito sa may entrance at nakapamaywang. Mabilis naman siyang lumapit dito. Ay, hello, Beshi. Nakangiting bati niya dito. Inirapan lang siya nito. Ang arte, may nalalaman pang irap-irap. Pasalamat, Juntis siya. Kung hindi, usal niya talaga sa isip niya. Humawak ito sa braso niya at hinila na siya papasok sa loob. Tinanguan lamang nito ang mga security guard. Mukhang alam na nila kung sino at ano pa kay niya. Diretso sila sa elevator pero bago sila tuluyan makapasok ay huminto ito at humarap sa kanya. Buti wala pang mga tao dahil siguro maaga pa. Ang elevator sa dulo! Umpisa nito habang itinuro ang hinlalaki sa isang elevator na nasa dulo na nakahiwalay ito. Private elevator yan ni Mr. Fontiverde. Meaning, siya lang at pamilya or board members lang ang pwedeng gumamit niyan. Kaya take note mo muna yan ha. Mahabang paliwanag nito. Dumiretso na sila sa elevator at pinindot nito ang 30th floor. Marami na rin naman siyang alam tungkol sa work nito dahil madalas itong magreklamo sa kanya. Marami na rin naman siyang alam tungkol sa work nito dahil madalas itong magreklamo sa kanya. Nang magsara ang elevator ay humarap si Clara sa kanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bakit nakapantalon ka? Hindi ka man lang nakaskirt? Paano mahahakit si Mr. Villafor sa iyo niyan? Wika nito na nagpalaki ng kanyang mga mata. What? Baliw ka na ba talaga? Pinapaalala ko lang nandito ako to work at hindi para akitin yung boss mo. Turan niya dito. Ngumisi ito ng nakakaloko. Hindi lang talaga ito, Juntis. Kanina pa ito nakatikim sa kanya. Whatever, Beshi. Teka lang, Beshi. Sure ka ba dito hindi na ba ako dadaan sa HR for proper application? Tanong niya dito dahil nagtataka siya at diretso na sila sa office ng CEO. Wala ka bang tiwala sa akin, Beshi? Tuwang-tuwa pa nga sila nang malaman nilang may ipapalit na ako dahil hindi na daw sila mahihirapan pang maghanap. Alam mo naman history ng mga sekretary dito. Panalangin nila na sana daw tumagal ka tulad ko. Ayaw kasi nila ma-stress kakahanap ng sekretary. Paliwanag dito sa kanya. Napatango na lang siya sa sinabi nito. Sa kanong sinabi ko naman kay Mr. Fontiverde na may ire-recommend ako, pumayag naman at siya na nga daw ang mag-i-interview. Kaya be ready, okay? Nakangising wika nito. Whatever, Beshi. Pasalamat ka at kailangan ko ng work. Kung hindi, never talaga ako papasok dito sa impyerno. Wika niya dito. Nagbukas na ang elevator kaya hindi na ito na ituloy ang gustong sabihin. Sabay silang lumabas. Inilibot niya ang mga mata. In fairness, malawak ito. Mukhang office nga ng CEO ang nandito. Nag-stop ito sa isang table malapit sa isang pinto na nakalagay ay CEO office. Yan ang office ni Mr. Fontiverde.
before 8 a.m. ang dating niya. At dapat, nandito ka na bago pa man siya makarating. Kaya ang pasok mo ay 7:30 a.m. Bayad naman yun, kaya no worries. Halika, ituro ko sa'yo ang conference room. Seryosong wika nito. So, marunong palang magseryoso ito. Sinundan niya ito sa isa pang pintuan kaharap ng CEO office. Nakalagay naman ang conference room. Binuksan nito ang pintuan.